Hello guys, welcome to my channel. So, meron tayong gagawin dito na Samsung 32. So, may makikita kayong parang buwit dyan. Isang line. Tapos, ayan, nakikita nyo white screen siya. Tapos, minsan, nag-freeze yung video. Bali pala guys, nung kinalas ko yan, ang napansin ko na naging issue niya ay yung contacts nung cuff niya dito sa kaliwa. Yung contact niya papunta sa PCB ay may mga putol na, at pati rin yung sa papunta sa cuff ay makikita nyo ay corroded na din siya. So may mga mangilan-ngilan na ganyan yung nangyari sa kanya. So kaya ang ginawa ko guys ay dinugtong ko muna yan, tapos saka ko tinesting yung unit kung ano yung magiging itsura niya, kung anong mangyayari. Ayan guys, so na-connect natin yung mga naputol na linya. Ayan. So, pati dito na-connect na din yan. Tsaka yan. So, medyo marami tayong dinugtong dyan. Tapos, ang nangyari guys, ay tumataas yung supply ng ano, ng BIA. So, widescreen pa rin siya nung nagawa natin. Pero wala na yung guhit. So, sinukatan natin yung lahat. So, ang nangyari, meron pa siyang isang issue. Yung supply ng HPIA masyado mataas. So, dapat ang supply niya is nasa 7 volts halo. So, ngayon, ang nangyayari, nasa 14 volts siya. Tapos, pag inon siya, eh, naghahang yung screen. Tapos, sa white screen pa din. Tapos, naghahang, nag-piprix. So, ang nangyayari ngayon, eto, ganito na itsura niya. Ayan. So, white screen pa din siya. Ayan, kung makikita niyo, white screen pa din. Pero wala na yung guhit dito. Ayan, so yung guhit dito nawala na. So, bali ang nangyari, anong dinugtong natin yung mga putol na line sa cuff. Isang problem lang yung natanggal, bali yung isang guhit. So, the same pa rin yung problema natin. So, ang next step natin guys ay try nating palitan yung ating level shifter. Kasi, yung voltage kasi yan sa HPA, kung makikita nyo, putol yung pinutol ko yung line na yan para testing. Ang nangyari pag putol yan, same pa din yung issue niya. So, I'm not sure kung ano talaga yung problema. So, titingnan ko muna kung sira pa itong level shifter nito or po. So, ang gagawin ko is palitan ko muna siya. Maghanap ako ng ibang level shifter. So, hindi na rin siya nag-freeze. Actually, hindi siya nag-freeze pag nakakat yung line ng HPIA papunta sa panel. So, kaya siya nakasteady lang. So, kung makita nyo, ayan, yan yung mga dinugtong ko. So, okay naman siya, wala naman siyang problema. So, white screen na lang issue natin. So, okay naman yung BCOM niyan. So, walang problema yung BCOM tsaka yung gamma niya. So, chinek ko na lahat yung voltage engine. So, inisa-isa ko. So, ngayon, bali ang next step natin guys ay palitan natin yung level shifter niya. Tingnan natin kung mag-okay yung ating screen. Tapos tingnan natin kung mag-freeze pa rin. Ayan guys, pinalitan natin yung level shifter. Kasi nga white screen pa din, so hindi mali yung voltage na lumalabas dito sa pin 1 and 2. Ayos ko na. Ayan guys, so nung napalitan ko yung level shifter, tinesting ko siya. Ayan, so nung niligay ko, pagka test ko, ayan, ganun pa din yung lumabas. So walang nagbago. Ibig sabihin ay good yung ating level shifter. Meron tayong problema dito sa ating panel.
So, kaya ang ginawa ko guys ay dinouble check ko yung pagkakasold ako. So, actually, hindi ko kasi kabisado yung ano niyan, yung pagkakadugtong papunta dun sa panel kasi nga putol-putol na yung line dun sa left side ng cuff. So, ang gagawin ko ay i-double check ko siya. Ayan, so pagkinat ko yung ito yung line ng HBAA yung nga sa unang napin yung voltage nya hindi oh, tama yung HBAA pala ito ko so pagkinat ko yung line na to dito and so kung makikita nyo may ayan o yung tapat ng 149. Pag kinakat ko yan, nag-on siya, hindi siya nag-shutdown, pero naka-white screen. So, ang ginawa ko, binalik ko din siya, pero white screen pa din siya, pero nag-shutdown. So, biglang maghang yung picture, tapos mag-standby na lang. So, ang gagawin ko, kasi ang nangyari guys, itong line ng HBAA, masyado maliwanag, hindi mo ito. And so, yung line na to, kasi ito yung kadugtong niyan, yung kinat ko dito na linya ng HBAA. Nangyayari pag kinat mo yan, lalabas yung pala ito pala yung HBAA. Lalabas yung tamang supply galing dito sa level shifter IC na 6.79 volts o 6.98 volts. Pero dito sa kabilang side niya guys, ang mangyayari is pataas yung pumapasok na sa 16 volts. So, ibig sabihin nag-short yung kabilang side or hindi ko alam kung kasi wala ako actually makita yung short. So, pero nakakapa ako dito sa ilalim nito, umiinit. So, dito ako yung PCB yung nag-short. So, ang gagawin ko ngayon, eto guys. Yung connection nito kasi may connection yan dyan. Ikakat ko yung connection yan. Tapos, titingnan natin kung ano mangyari. Wait lang, i-ipos ko lang. I-cut ko muna. Ayan guys. Kita. Pangit yung camera na nagagamit natin. Ayan. So, yung line na to, kakat natin. Ayan guys. So, nakat na natin yung linya dyan. Ayan. So, dito na lang natin tignan. Ayan, so, nakat ko na yung line na yan. Check ko lang kung may continuity. Wait lang. Ayan guys, so, wala na continuity yan. So, try natin i-test. Lalo lang. Ayan, so, naka-standby na yan. Tingnan natin kung magiging result. Ayun! Ang guys, oh. Kita nyo. Ayan guys, success. So, okay na yung ating ano. Ayan, oh. So, malinaw na wala na rin yung guhit dito. Ayan, malinaw na yung picture natin. Ayan guys, so ibalik ko lang ito para matesting natin. So, ang nangyari dito guys ay, ayun, meron siyang vertical line, tapos naging white screen, tapos nagpe-freeze yung video. So, ngayon, nagawa na natin siya. So, kaya pala siya nag-white screen dahil nagkakaroon siya ng short, naglilik yung 14 volts pumapasok doon sa supply ng BIA kaya siya nag-white screen. And sana guys ay may natutunan kayo sa video na to at sana ay makatulong to sa inyong pag-repair. Guys, so sana ay huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe at i-hit yung notification bell para updated kayo lagi sa mga darating video. Maraming salamat guys. Bye!